ang binibenta lang naman niya ay plancha, electric fan, scooter, sabon, itlog, mantika, damit, short, underwear, asin, asukal, kandila, lahat ng pagkain, merienda, ulam, napakarami. Ay hindi na nga online seller tawag ko sa kanya, supermarket. Hello guys, welcome to I Will TV. Hello guys, kumusta kayo? Sana okay lang kayo. Sana maliwanag ang buhay nyo. Di tulad ng studio ko, ang dilim. Alam nyo kung bakit? Sumuko na sa buhay yung isa kong bumbilya. Pagdasal natin ang kanyang kaluluwa, mga kapatid. Biro lang, biro lang. So yun nga, mga kapatid, ano? Madilim ngayon sa studio ko dahil bumigay si bumbilyang isa. Kaya umorder ako ng bagong ilaw. At gusto kong ipakita sa inyo kung ito'y quality talaga. Kasi sabi dun sa video, talagang quality. Mabuksan natin. Pero bago ko mabuksan, ang pangalan ng ilaw na to ay Fan Blade LED Bulb. So yan yung kanyang pangalan. Tingnan nyo. Nakita ko sa video ay napakaliwanag ng kanyang ilaw. Sobrang liwanag. Parang Meralco. Ating i-unbox na. Guys, ito yung itsura niya. Mga kapatid, no? Oh, meron siyang leeg. Pero wala siyang ulo. Tapos, na bebend kanyang tatlong galamay. Quality ang itsura. So, tingnan na lang natin yung kanyang kakayanan. Kung talagang quality yung kanyang ilaw. Pag sinaksak ko, baka umikot. Para kasing electric pan eh. So, yan na nga guys, ano, tinesting ko na, ano, talagang napakaliwanag niya. Grabe. Totoo pala yung nasa video at di ako makapaniwala. Kaya, salamat kay kaibigang Lazada. Maasahan ka talaga, Lazada. Kaya sa Christmas party namin, invited ka. So, yun nga guys, yung ilaw ay hindi ko nagitna. Kasi pag nagitna ako, dito banda, ay masyadong kita ang aking pagmumuka. Kaya yan na lang. So, nasa bandang likod ko yung ilaw. Yan. Yan guys, satisfied. Very satisfied. Fan blade, electric fan. De, joke lang, joke lang. Fan blade, LED bulb. Napakaliwanag. Dahil nakita ko sa video, talaga maganda, kahit di ko pa nasusubukan, eh, dinalawa ko ng order, mga kapatid. Ano? So, ito yung bukas na. So, mayroon pa akong extra. Anyway, by the way, highway, ang nakalagay dito ay nakaka-save siya ng energy ng 80%. Siya ay eco-friendly. At siya ay tumatagal ng 40,000 hours. At mas tatagal siya ng panghabang buhay kung hindi gagamitin. Kaya guys, sa mga gustong umorder nito at gusto ring ma-experience yung ganito kaliwanag, i-click nyo lang yung link na nakalagay sa title. Shout out nga pala sa aking pamangkin na si Mark Gabriel Toscano. Siya ay nag-comment sa isa kong video na pa-shout out daw. Kaya yan, na-shout out na kita. So, itong pamangkin kong ito ay napakasipag. Napakasipag mag-cellphone. Kulang sa galaw. Kaya yung katawan niya parang humps. Sabi ko dapat mag-ano siya eh, maglaro-laro para yung katawan niya maging fit, para hindi nangyayari yung mukha niya nagkakamasel eh.
Buhay bilog. Ganon din yung kuya niya, si Allen. May muscle din ang muka. Pero pantay pa bilog. Tapos yung bunso nila, tatlong magkakapatid yun eh. Si Allen, panganay, mataba. Tapos yung pangalawa, si Gabby na tumataba na rin. Pero nagtataka ako dun sa bunso. Walang paglagyan ng laman. Payat eh. So yan yung mga pamangking kong makukulit sa Mandaluyong. Yan, na-shout out ko na kayo. Kaya lang inokray. Bawas-bawasan niyo yung ano, paglalaro sa cellphone. Tulungan niyo si mami niyo, ha, sa paglalaba, paghuhugas ng plato. Baka magalit si Gabby kasi nagpapa-shoutout tapos inokray ko. Parang sinermulan ko pa. Pero si Francis talaga, ang tagal ko nang inaantay yung ngipin mo, ayaw lumabas. Puro ka kasi chocolate. Bawas-bawas kayo ng soft drinks, mga pamangkin ko ah. Tsaka yung cellphone nyo talaga, bawas-bawasan nyo paggamit ng cellphone, ha? Pagdating ko dyan, akin na lahat ng cellphone nyo. Ha? Benta ko na lang. So yon, tularan nyo na lang si Ronnie, masipag mag-deliver. So sobrang sipag, lumalampas sa dinideliveran. Kahit hindi nakalista, na-deliveran. Kaya binabati ko yung mga si Ronnie, tsaka yung mga alipin niya. Siyempre, si Papa nyo, ha, si Oliver, binabati ko. At ingat kayo lagi dyan. Maraming infected dyan ng coronavirus. Kaya hanggat maaari, doble ingat kayo dyan. Ha. Kaya Gabby, kayo dyan, pati si Allen, Francis, doble ingat kayo. Ha. Hindi yung katawan nyo lang ang dumodoble. Ha. Magdoble ingat kayo. Huwag kayong basa-basa lumalabas. Ha. Mag-face mask. Ha. Basta si Francis, siya yung nakamask na red. Siya si Red eh. Power Ranger. Bago tayo magpatuloy ay popromote ko muna ang product na to na mula sa ating kaibigan, isang legit na online seller, si Marvian Aparejado. So guys, ito yung product niya. Una, inalok niya ako pero hindi ko siya pinapansin. Kasi yung inaalok niya, ganito ay meron pa akong ibang stock na galing DIY. So, kaya hindi ko siya pinapansin. Pinapansin ko pero nire-reject ko. Tapos, pangalawang alok niya, so bumili na ako. Nahiwagaan din kasi ako dito, namimirduhan ako. So, nung diniliver niya sa akin, yun, isang linggo kong na-stuck sa bahay. Kasi sa itsura, wala akong tiwala, parang kakaiba eh. Ang pangalan pa lang, Magic Gatas. Iniisip ko kanong gatas to. Una-una, wala lamang picture ng baka. Magic Gatas, ano? Kaya, hinayaan ko muna naka-display lang sa bahay. Ayun. With the free. Nakakatawa tong free na to. Talagang tape na tape. Dito sa boteng to, naka-tape talaga. At nahirapan akong tanggalin. So guys, sa madaling salita, kanina ginamit ko. At napahiya ako sa aking inaakala. Akala ko na scam ako. Pero guys, okay pala, quality. Bakit ko nasabing quality? Kasi guys, syempre, wag natin huhusgahan sa itsura, no?
Kasi gatas eh. Parang gusto ko nang inumin eh. So, talagang totoo talaga na hindi natin pwedeng husgahan ang isang bagay, ano? Parang tao rin. So, sa madaling salita, ginamit ko sa aking gitara ito. Ito ay panlinis o pampakintab ng motor, ng kotse. O, alam nyo guys, ginamit ko pagkatapos ang kinis-kinis at sobrang kintab na hindi kayang gawin nung nabili ko sa DIY. Kaya guys, quality. Believe talaga ako sa mga Pinoy. Kahit ganto-ganto lang ang pangalan, Magic Gatas, pero quality. Ang dami naman pwedeng ipangalan. Pwede namang Magic Spray. Pwede rin Magic Johnson. Pwede rin Magic Temple. Ang kulito ng pangalan, Magic Gatas. Pero guys, quality talaga. Quality. Sobrang quality. Hindi pa ako nakakaranas ng ganong kakinis at kintab na ginawa nito sa motor ko at gitara. Kapag hindi pa kayo nakagamit nito, so, kontakin nyo lang si Marvin. Marvin Aparehado. At hindi ako mapapahiya. Itataya ko ang ikalabing isa kong daliri sa kamay. Ipapaputol ko. Pag hindi totoo. The quality talaga guys. Magic Gatas ha, gawang Pinoy. Grabe. So yun guys, kala ko na-scam ako eh. Pero parang gusto kong gamitin sa skin ko. Sa mukha. Baka ito na tumalo sa brilliant. Sa brilliant skin. At ito na rin ang magpapalubog sa Skin Magical. Ang kinis talaga, sobra. Oh, parang gusto kong gamitin lagi. Parang gusto kong gamitin sa misis ko habang tulog eh. Mapampakinis lalo ng mukha. So guys, subukan nyo. Subukan natin to. So yun guys, si Marvin Aparehado ay ka-band member namin. Siya ang aming lead vocalist. Quality ang boses ni Marvin, ha? Mataas. Buo ang boses. Pati loob niya, buo. Kasi ang tataas ang kanta namin, nakakanta niya. Hindi ko nga alam kung paano nagpa-practice to. Siguro ang ingay sa bahay nito. Kawawang mga kapitbahay. Wala, mga pasigaw. Ang tataas eh. So yun guys, yun si Marvin, ang aming lead singer ng aming bandang Artmus, isang gospel band o Christian band. Ang mga kinakanta namin ay worship, gospel, praise, at lahat ng uri ng mga magandang kanta. Hindi kami kumakanta ng bastos. Hindi rin kami kumakanta ng mura. So guys, yan. At ang pakilala ko na rin ang ibang band member namin, ang aming lead guitarist, si Giovanni Odias. Si Giovanni Odias ay siya yung taong akala mo seryoso, yung pala nagpapatawa. Yung parang mukha siya nagbibiro, yung pala seryoso. Baliktaran lang, parang Jack sa Baraha. Si Giovanni. Tapos yung aming bahista naman ay si Leonard Araya, ang pinakamadaldal sa amin. Siya ang pinakamakwento. Hello bro, kumusta ka na? So yan, si Leonard Araya. Hindi ko pa nakikitang nagalit to eh. Parang pangarap ko na lang makita siyang sumisigaw. Napakabait talaga. Ba't ko pinagtatawanan? Ang bait-bait na nga eh. So, sobrang tahimik kasi nung kasama namin ito. Ano? At napakabait. Yun, dahil sa sobrang bait niya, ay hindi siya maingay. Ano? Katulad ko, maingay. Sa pang-member namin, ang nagbabalik, si Russell De Los Santos.
ang pagbabalik. So yun, welcome ulit bro. Si Russell is very talented, marunong kumanta, marunong tumugtog ng gitara, ng drums, ng bass, marunong magluto, marunong kumain. Yan, si Russell. Ha? Isa pa naming member, ang chick boy nung kabataan. Sorry girls, may pamilya na siya. Yan. Guys, siya si Pastor John Erwin Kayabyab. Yes. At siya ngayon ay mayroong ministry. May sarili siyang ministry ngayon sa Angono. Glory to God. Yan ang aming drummer. Guys, yan yung aming band, ang Artmus Band. At meron pa kaming wini-welcome na isa pang member na alam ko magagamit siya ng grupo. Sana pagkatapos ng pandemic ay makasama na namin siya sa paggawa ng mga original na awit. Walang iba kundi si Brother Alex Escala. Welcome bro sa aming ministry. Ano? So yan ang Artmus Band. Artmus Ministry. I-search nyo lang kami sa Facebook. Artmus, A-R-T-M-U-S. At pakilike po ng aming page. Kita-kits na lang sa aming page. Mag-comment kayo doon ha. Tsaka mag-like nyo ang aming page at pakishare na rin. Thank you. Guys, ang dami ko nang na-promote. Grabe nangyayari sa ating mundo ngayon. Ano? Talagang kalat na ang virus. Alam nyo sa ibang bansa, sa Amerika, sa Europe, habang dumarami mga infected, ay dumarami rin yung mga foundation na tumutulong sa mga infected, sa mga frontliners. Dumadami yun, mga foundation, mga organization na tumutulong. Ang nakakagulat sa Pilipinas, habang dumadami ang infected dito, ay dumarami naman sa atin ang online seller. So, grabe ano, online seller yung dumami. Alam nyo guys, ang infected ngayon sa atin ay umabot na yata ng 70,000 plus. Grabe. 70,000 plus. Hindi na biro. Pero guys, ang good news, umabot ng 85,000 plus ang online seller sa atin. Lumalaban ang bilang ng online sellers. Yung misis ko naman, ang nangyari itong pandemic nito, eh, siya ay naging instant online seller. Tapos, nagkakatitigan kami nun eh. Sabi niya sa akin, pandemic ngayon, ikaw naman, naging instant vlogger. So wala siya masabi, siya instant online seller. Ako naman, instant vlogger. Anong gagawin natin kasi mag-away tayo? Ah, di ba? Hindi guys, actually itong ginagawa ko ay parang libangan ko na rin. Pagkatapos ko mag-painting ay diretso ako dito. Pero hindi naman ito araw-araw. 3 times a week. So, kung araw-araw, di ang dami ko ng video. Yun lang, yun yung mga ginawa sa atin ni COVID eh. Kung ano-anong nangyari sa atin. 80% ng friend ko ay naging online seller. Ay, grabe ano. Anyway, dapat pasalamat tayo sa Diyos kasi hanggang ngayon ay manusog pa rin tayo. Iningatan ni Lord. Meron pa akong isang online seller na ipopromote. Siya ay legit din. Siya ay full-time mom. Full-time na nagtatrabaho rin. At full-time online seller. Ang katawan niya rin ay full-time. Kasi full na full. Pag natapakan ka nun, durog ka. Joke lang. Siya ay si Lincel Ocampo. Hindi naman siya masyadong full-time sa online selling. Ang binibenta lang naman niya ay plancha, electric fan, scooter, sabon, itlog, mantika, damit, short, underwear, asin, asukal, kandila, lahat ng pagkain, pang merienda,
ulam. Napakarami. Ay, hindi na nga online seller tawag ko sa kanya eh. Supermarket. Yan si Linsel Ocampo. Masipag lang. Sobra naman kayo mungusga. Pag di pa siya umaman, ewan ko lang. Kulang na nga lang magbenta ng ano eh, ng puno ng mangga. Naawa ko sa asawa niya kasi deliver ng deliver. Ay nako, hindi na ako natatapos dito sa topic na online seller. So yun guys, supportahan lang natin sila. Guys, yung mga nag-online selling ay hindi madali. Unang-una, para silang frontliner din. Kaya wag natin sila masyadong baratin. Isipin mo na mamasayon, mag-deliver lang. Tapos pagdating sa bahay mo, may nakalimutan pang kalahati. Kaya babalik ulit sa bahay, pagod na. Pagdating sa bahay, chat-chat ka na lang, bukas ko na lang deliver. Guys, mahirap ang sitwasyon ng online seller. Kaya wag natin masyadong baratin. Pero kung masyadong mataas magpresyo, isumbong nyo. Baka naman lang binibenta mo lang puto, pero yung halaga, ano, presyo ng sapatos. Sobra naman yun. So yun guys, basta supportahan lang natin ang ating mga kaibigan na online seller. Hayaan na natin sila magtinda kaysa naman magchismis. Kaysa magnakaw ng manok sa kapitbahay. Okay na yun. Kaya sa mga online seller, mabuhay kayong lahat. At sa mga gustong magpapromote sa akin, sabihin nyo lang, chat nyo ako tapos padala kayo ng pagkain. Ang hirap magdadaldal dito eh. So, wala mo lang pamerienda. Tinaya ko na yung pangalan ko para lang mag-promote. Joke lang, joke lang. Guys, meron sana talaga akong itatopic ngayon. Pero sa dami ng friend kong online seller, ay hindi ko natuloy na topic. Kayo na lang naging content ng vlog ko. Ay, sino pa magsusubscribe sa akin? Gustong-gusto ko lang i-vlog si Kibuloy. Hindi ko magawa dahil sa inyo. Okay guys, salamat. Salamat sa mga nagtiyaga na manood. Kahit corny. Salamat sa mga bago kong subscriber. Ang dami ko ng subscriber. Higit 10. Magkaroon man lang ako ng 1,000 subscriber, magpaparapol ako ng painting ko. At least mga 3 painting. Teka, mag-isipan ko muna. 3 painting. Ay, pwede. Basta hindi naka-frame. Kasi mahal ang painting ko, mga kapatid, ano? 2x3 feet na painting ko ay more or less 50,000. Naka-frame. Pag walang frame, 3,000 na lang. Mas mahal pa yung frame. Eh, joke lang. May bibili pa kayo na painting. Sa ginagawa kong ito, may bibili pa ba? Basta sa mga interesado sa painting ko, kontakin niyo po ang Gallery Joaquin. Sana dumating isang araw na makapag-vlog din ako ng tungkol sa painting ko. Puro na lang kaibigan ko na mablog ko. Kayo na lang na po-promote ko. Pero yung sarili ko, nakalimutan ko na. Unfair. Salamat guys. Maraming salamat sa panonood, suporta sa channel kong ito. Paki-subscribe lang, paki-share, paki-tag ang inyong mga kaibigan. Ikalat nyo pagmumukha ko. Ha? Para makakuha tayong maraming subscriber. Salamat at sa inyong pagsubaybay. God bless. Shout out nga pala kay Lenny Tating. Ganon din kay Wit.
At syempre sa kaibigan natin sa Canada, si Rowel Santiago, aka Oweru. Tayo ay ginising ng umaga, umagang di pa.